Sana naging inspirasyon siya sa inyo. Kung may mga ganyan kayong OFW na tatay o sino mong kamag-anak nyo na nag-Muslim sila doon at may itinuro sila yun, yun yung pinaka-the best na pasalubong. Di ba? Kesa sa chocolate. Na ito yung the best na pasalubong, ang Islam. Assalamu alaikum. Meron tayong isa pang bagong i-interviewin na naman. Hulaan nyo kung ano pong lahi niya. Comment nyo ngayon bago kami mag-start. Ano sa tingin nyo? Marunong ka mag-Tagalog? Marunong ka na. Marunong naman. Marunong siya mag-Tagalog, bali Pilipino po siya. So, bayaw mo si, ano, di ba? Si Sheikh Hamza. Hamza Duran. So, kanina i-interview natin yung kapatid niya. Kung hindi nyo pa napanood, puntahan nyo. Andito yung link. Yung video ng kapatid niya, Sheikh Hamza Duran. At ito naman ay bayaw niya. So, akala ko din ibang lahi. Interview natin siya. Ano bang pangalan mo? Pakilala ka sa ating mga nanonood. At taga saan ka sa Pilipinas? Bismillah, wassalatu wassalamu ala. Mga ba'd. Ang pangalan ko po ay si Webster McAllister. Pinoy po ako. Taga saan ka sa Pilipinas? Taga San Pedro, Laguna. Okay, so pwede mo ibahagi sa amin ano bang religion mo dati? Ang aking religion dati ay Catholic. At ang aking parents ay practicing Catholic sila. So kami, nai-involve din kami sa mga activities sa simbahan. Baga active talaga. Sagradong Katoliko. Hindi naman sagrado, pero active kami sa mga, nagpa-participate kami sa mga, yung every Pasko, meron kaming acting, mga ganyan, sa choir. Yun lang talagang religion na puntahan mo? Wala nang iba? Bago pa ang Islam? Hindi kasi ako talaga yung tipo ng tao na palipat-lipat ng religion. So kung ano yung alam kong parang para sa akin tama, dun lang ako. So, after nitong Katoliko, paano mo naman nahanap ang Islam? Nahanap ko po ang Islam sa pamamagitan ng aking ama na nagtrabaho sa Dubai. Nagbalik Islam siya dun? Opo. Niyakap niya yung Islam, tapos after nun, tinuruan niya kami sa telepono. So, simula na nung nalaman namin na Muslim na siya, hindi siya kumakain ng baboy. Hindi rin kami kumakain ng baboy. Hindi namin alam kung bakit namin ginawa, pero ginagaya na. Sumusunod lang kayo. Sumusunod na kami sa ginagawa niya kasi role model namin ng tatay namin. Ayun. Although, hindi maganda yung naging mga ilang taong kayo nun? Ha? Anong edad kayo nun? Nasa, ano ko, bata pa talaga. 15, around 15. 15. Parang si Hamza Duran, 15 years old. Although hindi naging maganda yung karanasan ng tatay ko sa Dubai. Kasi syempre, alam naman natin, di ba, yung mga Situation of OFW. Yung mga situation of OFW sa mga, yung mga boss, mga amo nila. Pero since ginagabay ni Allah kung sino yung naisin niya, Alhamdulillah, ginabayan ng tatay ko at kami, ginabayan din kami. So ito yung naging Muslim kayo, buong pamilya nyo agad? Lahat kayo? Buong pamilya. Nanay ka. Paano, ano naman naging pagsubok sa pamilya, lola, ang reaction ng mga kaibigan nun? Sa family ko, wala naman kasi naging accepting naman sila. Tanging tanong lang nila sa amin, bakit ang Islam? So, pinalimalig naman namin sa kanila. Nag-gets naman nila yung ibig sabihin ng Islam, sino si Allah, anong gawain ng mga Muslim. Pumasok ka sa Maher School, di ba? Mga ilang taon yun? Ilang? Anong edad mo yung time na yun? 20 years old ako noon. So, natapos ko. So, matagal na rin akong nag-apply sa Al-Ma'arif, pero hindi ako natatanggap. So, si Sheikh Hamza ang nagpasok sa akin. Tumulong sa akin. Ilang beses ka nag-apply doon? Tatlo? Dalawa. Dalawang beses. Tapos yung pangatlo, si Sheikh Hamza na kinuha niya yung reference number ko, yung student number ko. Ayun. Nakapasok, alhamdulillah. Anong year yun? 2017. 17? Bago lang. Masyadong. So, bilang panghuli, ano maipapayo mo sa ating mga nanonood? May share mo sa akin, lalo sa mga hindi din Muslim. Para sa mga bagong yakap sa Islam, once na ginabayan tayo sa Islam ni Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan na natin, tawag natin bibitawan, magsaliksik tayo ng kaalaman sa kahit anong paraan. Kasi hindi natin alam kapag pag inalis tayo ni Allah dito sa Islam, hindi natin alam kung gagabayan pa ulit tayo pabalik. So ngayon, anong ginagawa mo dito sa Saudi Arabia? Nag-aaral sa Jami'at Atul Qasim. So bago pa lang? Bago pa lang. Nakailang years ka na doon? Wala pang one year. Anong course kukunin mo? Major mo? Depende kasi sa ano, sa Ida, sa grades ang ano, pero inshallah, Sharia. Sharia. So maraming salamat sa nanonood. Sana naging inspirasyon siya sa inyo. Kung may mga ganyan kayong OFW na tatay o sino mong kamag-anak nyo na nag-Muslim sila doon at may itinuro sila yun, yun yung pinaka-the best na pasalubong. Di ba? Kesa sa chocolate. Kesa ano man na isang pasalubong ng isang tatay mula sa OFW. Na ito yung the best na pasalubong. Ang Islam na i-share niya sa pamilya nila. So kung may mga related sa inyo dyan na may mga pamilya sa abroad at nag-Muslim sila, naway sana sundin nyo sila tulad ng story niya, paano sila nakinig sa tatay nila. At alhamdulillah, ang ganda ng buhay nila, kumbaga nagkaroon ng direction sa buhay. Nakapag-aral, Al-Ma'arif,
diretso dito sa Saudi, nagkaroon ng direction dahil sa ginawa ng tatay nila. At naway maging inspirasyon to sa mga kabata o sa mga nanonood sa atin na may pinagdadaanan na gayto o may mga pamilya na nag-Muslim sa abroad. So para hindi din mahirapan yung tatay nyo, no? Dapat lahat kayo maging Muslim, yun ang pinakamaganda. Kasi marami tayong kilalang ganyan, nagmumuslim dito. Pagdating, nang hina yung tatay, siya patuloy nahila ng pamilya niya. May mga kilala akong ganyan eh. Minsan after ng Jumaa doon sa Pinas, di nakathob ako. Naglalakad ako, tinignan niya ako, "Are you Saudi?" Sabi ko, "Hindi, half ganito." Sabi niya, "Okay." Sabi niya, "Dati ako sa Saudi, 11 years. Sabi ko, "Masyala, 11 years? So ibig sabihin, baka nag-Muslim kayo doon?" Sabi niya, "Yes." So, doon, Muslim ako. Kaso dito, hirap ano eh. Sabi niya, "Alam mo na yung pamilya ko lahat eh, hindi Muslim eh." So, hindi niya na-practice pag-uwi niya dahil lang sa buong pamilya niya ay hindi Muslim. So, sana yung mga tatay doon na o sino man nanay o tatay na may ganitong sitwasyon, nag-Muslim kayo dito sa abroad, ay sikapin nyo na maipahayag sa pamilya nyo. Ang atin lang naman ipahayag at ang gabay na sa Allah. So maraming salamat po at pakishare ito at panoorin nyo pa yung mga iba pang video natin. Maasalamat, shukran po.